Hi guys, ngayon magluluto ako ng pansit palabo. So, ang mga ingredients niya na gagamitin ko, tahong, ayan, malalaki yung tahong, buting at meron. At syempre, hipon, tinanggal ko na yung balat, tsaka tinanggal lang ko yung kulay itim niya dito sa may likod. Tapos, pusit, ayan, binalatan ko siya, iniwa-hiwa ko ng ganyan. At giniling na baboy. Tsaka tinapa. Yan. Yung tinapa, inano ko lang, hinimay-himay ko lang. Yan. Ginawa ko ng tinapa flakes. Tsaka syempre, nor cube. Shrimp nor cubes. Dahil wala pong anato seeds, so ang gagamitin ko is anato powder. Tsaka syempre, chicharon. At pansit palabok. Yan. Spring onions. Tsaka garlic. Yan, hiniwa-hiwa ko. Ang gagawin ko sa garlic, ito-toasted ko lang siya. So, start. Tapos pala, ano, giniling. Sorry. Itlog. Yan. Nilaga ko yung itlog. So, start na po tayo. Ang una kong gagawin is, nag-init na ako ng mantika para sa bawang. Yan. Lalagay ko na yung bawang. Itutust ako na siya. So, ayan na yung ating bawang. Tostahin lang natin siya. So, ayan na po, guys. Nag-brown na siya, no? So, konti na lang. Mamaya, tanggalin na natin siya. Off na natin. Siyempre, tanggalin natin siya sa mantika. So, ayan na, guys. Natanggal ko na siya sa mantika. Ayan siya. Nga pala, yung pansit palabok natin, binasa ko siya sa direction, kailangan siyang ibabad ng 10 minutes. So, ayan, binabad ko na muna siya. So, after 10 minutes, saka natin siya, saka tayo, luglog natin siya sa kumukulong tubig. So, magpapakulo na ako ng tubig. So, habang papakulo ako ng tubig para sa ating pansit palabo. So, igigisa ko muna yung pang-sauce ko. So, ayan, nagpainit na ako ng kawali. Igigisa ko na yung pang-sauce. Mainit na yung ating kawali. Lagyan natin ng mantika. Ang ginamit kong mantika, yung pinag-anohan ko ng bawang kanina. Para malasa. So, ayan. Ayan, nilagay ko na yung tahong. Huwag natin siyang masyadong lutuin. Para hindi siya tumigil. Tahong. Ayan, nilagay ko na rin yung ating squid. Yung pusit. Nilagay ko siya. Lagyan natin siya ng konting paminta para may lasa at asin. So, ilagay na rin natin yung ating hipon. Dahil kumukulo na yung ating tubig para sa pansit, tinanggal ko na yung pagkakababag ng pansit. So, ilalagay na natin siya sa kumukulong tubig. Okay na siya, tanggalin na natin. Salin natin sa lalagyan. Yan, natanggal ko na yung ating ibang ingredients. Yung pusit, hipon, at yung tahong. So, yung pinagamitan natin kawali, yun dun din natin igigisa yung baboy. So, ayan. Nilagay ko na yung baboy. Ayan, lagay na natin yung ating tinapa.
haluin lang ulit natin. Tsaka lagyan na rin natin siya ng konting asin at paminta. So, lagyan ko na rin siya ng lard cubes, hipon. Durugin lang natin. Tapos, syempre, check natin yung ating noodles kung okay. Medyo matigas-tigas pa. Mamaya, tagalin na natin siya. Mamaya, lagay na rin natin dito yung annatto powder. So, ayan guys. Dahil okay na yung ating noodles. Ang galing na natin siya sa kanin. Ayun, si Joy. Pawisok pa ako na. Kaya nga eh. Te, inano ko tante yung ano mo ah. Para hindi siya ma-overcook. Ating annatto powder, nilagyan ko ng tubig. Dinisolve ko lang siya. So, ilagay na natin siya dito. Yan. Yan. Siyempre, ilagay natin ng water. Okay. Dagdagan na lang natin yung if kulang. Guys, lagyan natin siya ng harina para lumapot. Ayan, lagyan siya harina. Tinuna ko muna pala yung harina. Kanina kasi muto ko nang mailagay. Pero buti na lang konti pa lang nalalagay ko. So, kailangan tunawin muna yung harina. So, lagay ko na siya. Guys, tapos na yung ating palabok. Yan. Pinagsama-sama ko lang siya yung noodles. Nilagyan ko. Hipon. Ah, ano ba ito? Nakalimutan ko. Squid. Ah, itlog. Tsaka tahong. At ayan na yung sauce. Tapos yung spring onion. So, ayan. Tain tayo, guys. Bye!